Hi, good morning. Dahil sa namis ko ang gulay, tayo ay magluluto ng charan! Ginataang malunggay. Meron akong luya, tapos at bawang. Meron din akong kamatis. At meron din akong charan, sili. Tapos ito pinaka-importante, pinaka-masarap sa lahat. Charan! Charan! Dilis. At saka coconut powder milk. Dito kasi sa ibang bansa hindi uso yung magkayod-kayod ka ng yung ganito na sila instant. Although sa Pilipinas meron na rin namang garne, pero mas gusto natin yung talagang sariwa yung tayo ng yung. Kaya ngayon let's start to himay-himay ng malunggay. Hugasan ko na to kanina. Pag naghimay ako ng malunggay, hinuhugasan ko muna. Kasi pagka nahimay na siya, bago mahugasan, mas mahirap. Nagdidikit-dikit sa kamay. Kaya, steady muna kayo dyan. At ako'y maghihimay muna. Yan, medyo matagal to. Nahiwa ko na din yung mga kailangan kong ilahok. Na kanaw ko na din yung coconut milk powder tsaka yung malunggay. Yung iba mabusisi talaga pag naghimay, pero kasi kailangan masyadong tawag din eh, masyadong mahabang oras na igugol mo kapag ka mabusisi kang maghimay. Kaya sa akin, basta na. Lamantyan din yan, ika nga. So, let's cook. Okay, let's start. Come on. Gina. Gigising natin. Sa pagluto naman ng gulay eh, may kanya-kanya namang style yan eh, style ko. Muna lalagay natin ang luya. Luya para ito paano mawala yung tawag din eh, lansa noong dili. Ang tawag nila nung dili sa Arabic, ang tawag nila sa isda dini ay samak. Isa lang natin hanggang sa mag-brown yung luya. Tapos, sunod natin ang sibuyas. Magluluto, kanya-kanyang style yan, ha? So, ito yung aking style. Namiss ko lang yung gulay. Aha, kala niyo sa Pinas lang may malunggay. Dini din. Sa ibang bansa, may malunggay din. Yung ating gawang. At ang kamatis. Wala lang, gusto ko lang may kulay. Kaya gusto ko lang lagyan ng kamatis. Pandagdag din. Maganda rin sa putik ang kamatis. Hintayin lang natin na medyo maluto yung or malagsak ng kaunti yung kamatis. Ah, cool.
Susunod po ang dilis or samak. Lalagay ko na yung gata. Hintayin lang natin kumulo. Kumulo na siya. Saka natin ilagay yung malunggay. Dahil hindi uso dito ang magic sarap, ito ang ilalagay ko. Maggi cubes. Lagyan natin ang paminta. Kunti asin. Ilagay yung malunggay. Yum yum. Ito pinakamasarap. Sili. Tikman natin ang sabaw kung may lasa na. Sandilis. Yun, ilalagay natin ang malunggay dahil kumulo na siya. Haluin lang natin para lahat ay masakop ng gata. Sa ginataang malunggay naman, kahit ano, masarap din yung tinapa. Kami nga sa probinsya, kahit sardinas lang, ice na. Talo-talo na. And last but not the least, tararan, yung sili. Pampasarap. Alam nyo ba dati, nung nasa Pinas ako, hindi ako na mahilig sa maanghang. Hindi ako nakain ng, hindi ako nagsasawsawan ng madami sili. Hindi ko kaya ang anghang. Naku, Dini, kasama ko ang hihilig sa maanghang. Samantala, Dini, pati mga pagkain, puro maanghang. Ngayon, hinahanap-hanap ko na ang anghang sa pagkain. Oh, yum yum! It's the kima time! Sarap! Tapos na siya! Hintayin na lang natin na medyo tumuyo-tuyo ng kaunti yung gata. Kanin na lang ang kulang. Kikiman time. Ako lang naman ang kakain ito. Mga dalawa ko kasama yung tinakain ng gulay na malunggay. Hindi nila alam to. Sili. Yummy. Oh, ayan. Sana nainggit ko kayo sa aking simpleng gulay at simpleng niluto. Bago pa dyan sa aking channel, please watch and subscribe. Maraming salamat sa panunood. Bye-bye. Thank you, everyone. And God bless. Always be safe.